Kung naghahanap ka na ng review nitong macro keyboard ng BK Tech 3 keys 1 knob, eto na 'yon. Huwag ka nang malis. I-play mo na 'to. So, eto na nga dumating na 'no. So, sa ngayon, unbox muna natin. Okay, since mag-unbox tayo, ipit muna tayo. Ballpen. Counting lens. Cardboard box lang siya. Walang labels, walang branding. Binuksan mo, Type-C cable. And, ito na yung macro keys. Yan, looks nice. Ayan guys, oh. Ganda. So, meron siyang knob. 3 switches na programmable. Tapos, mukhang maganda naman yung build. Hindi naman siya mukhang cheap. Bulasan lang natin. Pwede na. So, andito yung kanyang Type-C port. USB Type-C port. Tapos, ito yung knob, keys. Medyo tahimik siya, no? Subukan kaya natin palitan yung switches. Okay? So, kailangan natin ng switches. Kailangan din natin ng tool. At kailangan din natin ng keycaps. Dami, no? Pero, pagpipili natin mamaya yan. Okay? So, tanggalin muna natin tong keycaps. Yung. So, makikita nyo na red switches siya. Hindi masyado maingay. Hindi katulad nito. Clicky. Mas gusto ko yung medyo clicky. Kaya tatanggalin natin to. Yung! Pwede! Alright! Ngayon, kakabit natin ang blue switches na may mga baluktot na pin. Ah! Yun pala yung beauty din nitong acrylic. Makikita mo kung bumaluktot ba yung pin o hindi? Okay. Yan. So. Okay, ngayon. So, tetest natin kung gumagana ba siya. Hindi ko muna gagamitin yung kasamang Type-C cable. Mainly because yung mouse ko is wireless pero meron ako nakaabang na cable para dito sa mouse just in case I need to charge it or I need to program something else do sa mouse ko. So ito muna yung gagamitin ko. Connect natin. Parang ano nangyari ah. Try natin search yung manufacturer. Baka meron sa website nila. BK Tech Official Store. Ito, BK Tech Online. Number 1 e-commerce ERP system. Looks like we landed on Reddit for this research. Kinontak na rin natin yung manufacturer just in case para masenda niya yung link ng software or whatever. Looks like wala tayong nakita sa Reddit. Lahat ng nag-comment, wala rin silang software. This is the item. I bought it on Lazada through the BK Tech official store and waiting for the reply ng store to see if meron silang software. If not, I'm gonna do more research about this. Let's try QMK configurator. So, nagpunta ako sa canuseevia.com just to check kung kaya nito i-program yung nabili ko. Okay, so let's see. Start now. No compatible devices pa. Key tester. So, nagre-respond siya pero parang nakaprogram lang lahat ng keys sa letter C. 3 days later. Pagkaraan ng ilang araw, sumagot na sa akin yung manufacturer ng BK Tech. Meron nga silang software. But we still have to test it kung gagana ba siya. Kung mapaprogram ko ba yung mga gusto kong program na macros dun sa keys, we'll find out. So, since nag-email nga sa akin ng software yung manufacturer, ilabas ulit natin sa box ito. Binalik ko lang naman, hindi ko naman na binalot. Testingin natin nalil ngayon kung mapaprogram natin and I will show you kung gumagana, okay? Dito muna tayo sa screen recording. So, ito na nga, kabit na natin uli. Uy, parang medyo milaw ah. Ito yung in-email sa akin nung manufacturer. Suspicious link.
ito yung Google Docs nung instructions kung paano gamitin yung software para ma-program mo yung macro keys. So, sinubukan muna natin edit yung LED setting. Hindi ko siya trip. So, pinatay ko na lang. So, pagkatapos ng mahabang-mahabang trial and error para makuha yung tamang command para sa bawat key sa wakas. So, guys, naayos ko na nga. At proof para makita nyong na-program ko yung macro keys. Look. Stream is starting. Go to webcam with this button. And then go to game capture with this button. Let's go. Yan. Start of the game. Oop. Time to go for a wee-wee break. You press this button. Break time. Let's go. Tapos yung center nung knob, ginawa ko start and stop streaming. Yung pag turn to the left is previous song. Turn to the right is next song. Yan. Tapos, kasi dito sa ano ko, sa keyboard ko, may knob din. Pero, naka-program siya for volume. Tapos, pause and play yung button. Yan. So, that's it. Mukhang nagawa natin. So, very good, di ba? By the way guys, kung isa kayo doon sa mga nakabili nito tapos hindi nyo makausap na maayos yung manufacturer, punta lang kayo sa baba sa description, nandun yung link doon sa Google Documents na instruction tsaka pati yung link doon sa program, okay? Alright! Salamat sa inyo kung maabot ka sa portion na to. Kung nagustuhan mo itong video, press the like button. Kung hindi mo nagustuhan, huwag mo na i-press yung like button. Okay lang sa akin yun. And also, kung bago ka lang din dito, please press the subscribe button and yung bell icon na rin para ma-notify ka kung meron akong mga bagong videos. And patuloy tayong maglalabas ng mga ganitong videos throughout 2023. Abangan nyo lang, basta stay subscribed and stay swaggy. That's all for now. I'll see you on the next video.